Hey, what's up, Vheadz, and welcome back to my YouTube channel. I am Christian Dela Cruz, isa sa mga writers ni Vheadz. Finals preview. History in the making. Creamline. Madedepensahan kaya ang titulo kontra Chery Tiggo. But before that, mga ka-Vheadz, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. From expectation to reality. From doubts to history. Finally, matapos ang kabi-kabilang aksyon, drama at bakbakan, we're down to only two teams. At sino pa nga ba ang mga koponang expected ng nakakarami sa finals? It will be the number one team Creamline versus the number two team Chery Tiggo. Magiging historic nga ito para sa volleyball ng bansa sa kauna-unahang Professional Volleyball League ng Pilipinas. At sa video na ito ay tatalakayin natin ang tapatan na tiyak tatatak sa bawat Pinoy fans. Pero bago yun, Vheadz, paalala lang na ito'y opinion ko lamang at ang mga datos na babanggitin ay unofficial. Unahin nga muna natin yung pinagdaan ng butas ng karayom ng both teams bago makapasok sa finals. Unahin na natin ng Creamline. Nasubukan nga ang tatag ng defending champions kontra sa nagbabagang Gaz Angels. Sa first game, literal na hindi madali ang pinagdaanan ng Cool Smashers after that thrilling 5-set win kontra Petrogas. 27-29, 25-23. 16-25, 25-17 at 16-14. At sa second game, tinodo na ng Creamline matapos nilang manaig in 3 sets. 27-25, 25-22 at 25-16. While for Chery Tiggo, chinallenge sila ng matibay na choke mucho in 3 games. Pinatunayan nga nila yung tatag ng team matapos matalo sa game 1 in 3 sets, 18-25, 22-25 at 21-25. Pero bumalik silang mas handa after winning the second game, 25-18, 25-22 at 26-24. At tinapos nila ang serye with an explosive performance, 25-16, 26-24 at 25-23. Looking at their previous matches, hawak ng Chery Tiggo ang momentum with 2 consecutive straight set win. Pero kung momentum ang hawak nila, meron namang pahinga at scouting advantages itong Creamline dahil wala silang game noong Martes. At bago nga tayo magsimula sa paghihimay, balikan muna natin yung naunang pagharap ng dalawang teams. Tinapos nga ng Chery Tiggo ang maligayang 25-game win streak ng Creamline noong July 30 after winning in 4 sets, 25-18, 25-23, 23-25 at 25-20. Bumandera para sa crossover si Jaja Santiago at pumalag naman para sa Creamline si Alyssa Valdez. Despite the win, wala ngang puwang para maging complacent ang Chery Tiggo dahil paniguradong gigil bumawi ang Creamline at parehong teams talaga ay nag-evolve. Samantalang para simulan yung pagtalakay sa both teams, silipin natin yung naging statistics nila noong preliminary round. Again, Vheadz, prelims lang ang pinag-uusapan, hindi kasama ang semifinal matches nila. Sa attacks, dikit lang ang dalawang team. Number 1 ng Creamline with 36.68% efficiency laban sa number 2 Chery Tiggo na may 34.98% efficiency. Di rin nagkakalayo ang dalawa sa blocks. May 2.25 blocks ang Chery Tiggo at may 2.11 naman ang number 4 Creamline. Sa service ace, bahagyang lamang ang Chery Tiggo being the number 1 serving team with 2.28 aces per set laban sa number 3 Cool Smashers na naglista ng 1.69 aces per set. Sa reception naman, talagang medyo malayo ang pagitan. Number 2 ang Cool Smashers
with 48.04% efficiency laban sa number 10 Chery Tiggo at 40.51% reception efficiency. Sa digging naman, both teams ay hindi maganda ang numero. Number 7 ang Creamline with 18.08 digs per set. Hindi malayo sa 17.88 ng rank number 9 Chery Tiggo. Kung titignan ng stats, lamang ang Creamline, but definitely eh hindi sila nagkakalayo. And for sure, they can go beyond these numbers knowing kung gaano kalupit ang dalawang teams. Anyway, ito naman yung possible key factors ng both teams. First, for Chery Tiggo. Unang-una sa lahat, floor defense. Ito nga ang pinaka-problema nila umpisa pa lang. Though sa semis games nila kontra Choco Mucho, maganda ang pinakita nila. Kailangan pa rin nilang mas paghandaan ang Creamline na number 1 attacking team. Mas maganda rin talagang may floor defense sila para mas mapuntahan nila si Jaja sa middle. Iba rin talaga yung epekto sa kanila ng magandang first ball dahil lalong nagiging matinig ang opensa nila. Bukod sa floor defense, kailangan rin nilang i-fix yung problema nila sa errors. Sa mga games nga na natalo sila, isa ang errors sa malaking hadlang para sa kanila. Next is yung net defense. Kailangan nga nilang i-maximize yung height advantage nila. Actually, okay naman yung mga numero nila sa blockings. Pero considering their height, tiyak na mas marami pa silang magagawa. And lastly, dapat nilang mapanitili yung service na ginawa nila on their first meeting dahil yun talaga ang pumatay sa Creamline. Dapat nga nilang mapalabas yung problema ng Creamline sa reception and yung park target kay Alyssa Valdez. Meanwhile, for cool smashers naman, floor defense at errors din ang dapat nilang tutukan. Una, yung sa errors. Sobrang dami talaga ng errors nila. Every game nga ay higit pa sa isang set yung naipoproduce nila. Bagay na hindi nila pwedeng gawin kontra sa isang team tulad ng Chery Tiggo. Sa floor defense naman, malaking improvement ang nakita sa kanila the past few games. Pero kung ayaw nila mangyari yung nightmare nila on their first meeting, dapat talaga silang magpokpok sa floor defense, especially sa reception. Isa pa dapat nilang i-level up yung net defense nila. Buti na nga lang i-recovered na si Jeanette Panaga dahil malaking tulong talaga sana yung nagawa niya nung absent siya sa unang pagharap ng Creamline at Chery Tiggo. Narito naman yung mga players na magiging crucial for both teams. Alyssa Valdez. Dapat nga hindi nila hayaang matahimik si Valdez dahil siya talaga ang sandalan ng Creamline. Tots Carlos. Nung unang ang pagharap, late nang pumasok si Tots Carlos. Kaya for me, dapat first 6 na si Tots this time. And Jeanette Panaga. Crucial nga yung role ni Panaga sa blocking dahil siya talaga ang aasahan ng team sa department na yon, knowing na hindi katangkaran ng Creamline. And para naman sa Chery Tiggo, sobrang crucial ni Buding Doremdes dahil siya ang magsisimula ng lahat para sa team with her floor defense, bagay na sobrang kailangan ayusin ng team. Next, Mylin Paat. Bukod sa Santiago Sisters, kailangan nga mag-init ni Mylin Paat dahil marami talagang makukuha ang team mula kay Paat. And lastly, crucial din ang role ni Shaya Adorador. Sa unang nilang meeting, kita naman natin yung epekto ng isang Shaya Adorador. Di man siya yung palaging pumupuntos, malaking bagay yung scoring support na nakukuha from her. Ito naman yung possible starting six na pwedeng ihanda ng both teams. Alyssa Valdez versus Mylin Paat. Jema Galanza versus Shaya Adorador. Tots Carlos versus Dindin Santiago Manabat. Janet Panaga versus Jaja Santiago. Risa Sato versus Maika Ortiz. Gia Morado versus Jasmine Nabor. At Kayla Tienza versus Buding Doremdes naman sa Liberos. Kung mapapansin sa Creamline, wala ang isa sa top scorers nila na si Mitch gumabaw. Well, good problem nga ito sa isang team na napakalalim talaga ng lineup. Definitely, malaki talaga ang magagawa ni MG sa team.
Pero kung mapapansin na iba talaga yung Creamline sa kombinasyon nila Valdez, Carlos at Galanza. Yun nga talaga yung nag-click sa matchup nila kontra Petrogas. And let's see kung gagana rin yun kontra Chery Tiggo. Samantalang ito naman yung tapatan na kaabang-abang. Siyempre una dyan yung Alyka versus Alyssa o Jaja versus Valdez na parehong MVP contenders. Next naman ay yung tapatan nila Gia at Nabor. And lastly, yung paghaharap ni Tots Carlos at Dindin Manabat. Sila nga so far yung may pinakamainit na kamay sa semis, dala ng kanilang sandamakmak na puntos. Overall, sobrang unpredictable nga na mangyayari sa tapatang ito. And again, siguro patibayan na lang talaga to dahil pareho silang loaded, especially sa offense. Labanan lang rin to kung sino ang mas makakabawas ng errors at mas aangat sa floor defense, knowing na yun ang pinaka-weakness ng both teams. Alarm na kayo, Vheadz! August 11 at 5 PM ang Game 1 ng Finals. Abangan nyo rin ang battle for third place ng Petrogas at Chocomucho at 2 PM. Ang Game 2 naman ay sa August 12. Kayo, Vheadz! Sino ang manok nyo sa tapatang ito? Sino sa tingin nyo ang magiging kauna-unahang kampiyon sa Professional League ng PVL? Comment your thoughts below. So there you have it mga ka-Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.